Hello po everyone! Magandang hapon sa mga nagagandahang kababaihan na naririto ngayon. Amen ba yun? Amen! Yun, busog na po ba tayo? Sige po, bago po tayo magsimula, maaari po ba tayong magsitayo? Ayan, nabusog po ba? Naku, delikado yan. Antok ang kasunod niyan. Dahil lang po ang ating mga kahinaan, tayo pong lahat ay tumayo, tumingin po tayo pataas, pababa, lingon sa kanan, at sa kaliwa, ayan. At mag-high five po tayo sa isa't isa. Gising, kapatid. Gising. Ayan. Yes. Praise the Lord sa napaka-masaganang hapag natin ngayon. Ano po? Ayan, happy tummy! So happy tayong lahat. Amen? Amen! Praise the Lord. Ayun, bago po tayo magsimula, tatanungin ko po kung may mga baon ba tayo na papuri sa ating Panginoong Diyos. Amen. Very good. Ayan ang gusto ko sa wow eh. Pero secret lang po to ha. Kasi the best talaga mga kababaihan. Pag nagpupuri sa Panginoon, all out talaga. Secret lang yun, ha? Ako, may magu. Ayun, dahil may baon tayong papuri sa ating Panginoon, maaari po bang bigyan natin ang bawat isa ng mga 2 minuto lang naman. Kuha po tayo ng partner natin. Ayan, magmarites muna tayo. Partner. Ayan, partner po. Ayan, Maltus. May ka-partner na ako din. Ito talaga, kamarites ko talaga. Yes, kidding aside, ayan, ang mamarites po natin ngayon ay ang mga ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Alam niyo po ba ako at ang mga anak ko, every time we gather together, sa biyaya po ng Panginoon, kapag po kami ay magkakasama, nagmamarites po kami. Pero ang marites po namin ay ang lahat ng ginagawa po ng Panginoon sa buhay namin. We always look back sa lahat po ng kabutihan, kadakilaan, at ninanamnam po namin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa amin. Kaya ngayon po, let's take this opportunity po. Magmarites tayo, sabihin natin. Kaya sabihin po ngayon, natin. Ang tawag po sa atin, mga kapatid, ay Samaritan woman. Ayan. Amen! At least biblical, di ba po? Samaritan woman. Ayan, ang mga Marites woman. Samaritan woman. Sige po. Sabihin po natin sa ating katabi kung ano yung ginawa sa atin ng Panginoon recently at bago po tayo sama-sama umawit. Hallelujah, narinig ko doon. Thank you daw sa strength. Praise God po, nandiyan na si Ate Annette. Yan. Mga nag-uumapaw ang mga Marites women. Sige po. 10 seconds. 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Ayan, hallelujah. Maari po ba natin palakpakan ang Panginoon. Ang ating Panginoon sa lahat ng kabutihan niya. Yung isang malakas naman. Ayo, purihin ang Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Ayan, thank you po. Ayan, bago po tayo sama-sama umawit sa ating Panginoon. Ayaw niya mabuksan. Ayan. Share ko lang po, basahin ko po sa inyo John chapter 15, verse 12 to 14. Sabi po dito, "This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. You are my friends if you do what I command you." Amen? Amen. Ayan. Hallelujah! Sige po.
request ko lang po, ating pong namnamin at ating pagnilay-nilayan every single words po ng ating mga awitin para po tayo ay makapagpuri ng buong puso at isipan sa ating Panginoon. Amen? Let's worship Him and praise Him in spirit and in truth. Hallelujah. Let's sing. Ikaw, Jesus, ang
aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukati. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang iba na naisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang iba na naisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Well, let's continue to praise Him. Sayo tayo dyan, ha? Sige po, ang lahat ng gusto ng kakontentuhan sa buhay, let's sing this song. Ang lumawig at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit lupa sa'yo'y sasamba, O Diyos, purihin ka. Dakila ka talaga, Jesus, ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makunti sa gara ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Hallelujah! Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko, kaligayahan di kayang bilhin, sa iyo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makontento tuwing sumasamba sa'yo. Sagat sa gara ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Oh,
Jesus ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Pag wala ka ay di makontento at huwag sumasamba sa'yo. Sagat-sagara ng kasiyahan. God, na-bless ba tayo? Na-bless ba natin si Lord? Before we continue, can I call Sister Annette for opening prayer? Yes, ikaw. Ikaw kasi yung ba? Ako kasi yung late. Salamat mga tigasilang outreach. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagtitipong ito dahil alam namin, Lord God, na binigyan niyo kami ng kalakasan upang sambahin ka sa aming buhay despite of mga nangyayari po sa buhay, sa mundong ito, Panginoon. Salamat sa kalakasan na ibinibigay niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, dahil binigyan niyo kami ng kakayanan makapunta rito, Lord Jesus, upang sambahin ka, Lord God. Naway sa aming mga pag-aaralan, mga salita ninyo, Panginoon, ay maisapamuhay po namin ito. Dalangin na rin po namin ang iba namin mga kapatiran ay siya niyong papuntahin dito upang sumamba sa inyo, O Diyos. Dinadalangin na rin po namin ang aming speaker. Ibigay niyong wisdom sa kanya, Lord God, na tanging sa iyo lang po kami aasa, Panginoon. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus, ang aming dalangin. Amen. Thank you, Sister Annette. Ayun, can we sit down na? Pwede na tayong maupo. Can I call yung mga first-timer? Sino yung mga first-timer dito? Yung ngayon lang umatin sa WOW? Can you come? Yes, Sister Gabby, can you come here? Pwede tayo dito sa harap? Mag-introduce yourself kung ano naman tayo. Dali na, para makilala ka namin. Sis Gabby, sino pa? Sis Gabby lang, yung bago. Hi, halika. Welcome po sa WOW! Ayun. Pwede namin kayo. Ito muna si Sis Gabby muna. Sis, paano ka napunta sa GCF? Sino nag-invite sa'yo? Can you introduce yourself? Overwhelmed si Sis Gabby. I can't speak. I came from New Valley first and I knew about Seda Hotel, GCF. I know it's more formal compared to Victory. So I'm between many, many churches. But I moved in I-Corps like 3 years ago, so I visited again. But I got too hooked up to stay with a job, so I'm not really into worship. But I retired already, so I have, for my first time, to be full-time to find the Lord in. Hopefully, I'll have my own testimony. Welcome to WOW, sis. Makikita mo si Lord. Dito ka muna, sis, pag-pray ka namin later. Ayo, si Sis Gabby siya, ha? Dito kasi sa bill.
Hello po, Lisa Flores po. In-invite po namin yung sarili namin dito sa GCM. Hindi, kasi we're from ano, Muntinlupa po kasi. So, it's quite far from the old church. Kaya naghanap po kami dito. And yun nga po, kasi may friend din kami before na dito sila. Nirefer nila kami dito. Yun po. At saka ano po, wow na wow talaga kasi food pa lang. Ano kasi sulit name mo? Lisa po. Lisa. Ako naman po si Sis Weng po. Simula po nung naging member po kami dito sa GCF, lahat po ng mga activities o growth group, tinatry po namin mag-attend. Kaya in-invite din namin sarili namin dito. Thank you po. So, welcome po sa WOW! Ako po si Eleni. Kagaya po ni Weng, napakasarap po na first time na makasama po namin to. Thank you po sa inyo, sa Casa Food. Thank you po. Welcome! Teka, picturean nyo muna sila, be. Okay, thank you very much. So enjoy lang kayo, ha. If you want more food, pwede po kayong kumain pa, ha. Lahat tayo pwede pa ulit kumain. Alright! So, welcome sa WOW. So, na-miss natin yung WOW, di ba? For almost 5 months, wala tayong WOW, ano? So, anyway, so ngayon, this is the beginning ulit ng fellowship natin. So, every quarter, meron na ulit tayong WOW. And then, sa November, meron na tayong Thanksgiving. So, tuloy-tuloy na po ito. Let's pray for continuous fellowship, no, to know each other. So, thank God for sa araw na ito at nag-gather tayo. At least, we have time to be together, to have fellowship each other. So, siguro, bago tayo mag-continue, maghiwa-hiwalay tayo, no? Mag-count tayo. Mag-count na tayo muna. Later na. Okay. So, to introduce our guest speaker, can I call Sister, our ministry head, Sister Lady Gray. Hello po. Kasalanan ko po kung bakit. Ngayon lang po may fellowship. Pasensya na po. Nagbakasyon lang po ng medyo matagal sa probinsya. Po. 4 months kasi ako nasa Negros. So, tinake namin ng family namin yung opportunity to be with my husband's side of the family. So, pero kaya kami sobrang excited na makabalik sa ministry ni Jay. So, kaya natutuwa po ako. I praise the Lord for today. Na kahit merong banta ng bagyo, pero napakainit sa labas. No, so kahit may banta ng bagyo, nandito po kayong lahat to attend and to have fellowship with one another. So kaya yung topic po natin today, I think it's perfect as a renewal para sa atin na magkakasama. Yung iba sa atin dito matagal na sa GCF, matagal na tayong magkakilala. And for sure may mga friendship na tayong mga nabuo. Pero anong klaseng friendship ba yung binubuo natin? So, syempre si Lord, meron siyang gustong friendship, klase ng friendship na gusto meron yung mga anak niya. Lalo tayo mga kababaihan. So, that's why ito yung topic. And finally, yung speaker natin, tagal ko na ito pong ini-invite na mag-speak. Mula nung maging ministry head, gusto ko na siyang invite kasi siya yung dating ministry head. So, kilala niyo na to. So, finally, pinagbigyan niya na yung request ko na mag-speak. Nagmakaawa ako dyan. parang lahat ng mga parang favor niya sa akin. Favor ha, ikaw ha. Ganun. So, yung speaker po natin ngayon, siya po yung dating ministry head ng WOW. Personally, ako ang masasabi ko sa kanya, saludo ako dito sa sipag mag-aral. Sa sipa, grabe, yung dedication niya to study the Word of God and to share it with others. So actually, siya yung una nag-invite sa akin na magkaroon ng Bible study. Parang every time na may mga Bible study, isa yata ako sa una niyang tina-target na invite. At pag ano, so parang lahat ng series yata ni Edmund Chan, siya yung nagturo sa akin. Tapos parang mga Bible series din, dami niyang tinuturo sa akin. So that's why I'm very thankful for her. And alam ko gusto niya, marami siyang ituturo sa atin today. So without further ado, let's have Sis Danielle Akyatan. Pero mas kilala siyang Babette.
Hindi ko alam kung bakit. Hello po. And dati rin po natin siya palang deaconess. I think, anong year? Time ng pandemic, siya deacon, oo. Ay, kung kailan po ako naging ministry head, siya po yung deacon nun. Hi! Good afternoon! Oo, hindi ba halatang kinakabahan ako? Hindi! Naku! Naku! Ito, kinabahan na ako! Nakita ko si Sister Joy! Oo, ito yung mga high profile. Bakit high profile people? Kasi bihira po umatin ng wow. Hindi, love ko yan si Joy. Ano yan, alam naman niya, lagi siya yung gina-joke. Kasi, ano kami, close naman kami niyan. Uy, friends kami niyan, friends. Okay? So, bago ang lahat, teka muna kasi nawawala yung aking sasabihin, sandali lang. Nasa iPad, sandali. Okay. Sige, bagong lahat, mag-pray muna tayo. Okay. Hallelujah, Father God. Maraming salamat po sa privilege and opportunity, Lord, to share your word, Panginoon, sa ibang tao, Lord God, sa lahat. And dalangin po namin, Panginoon, kung meron mang kaming mga present sins at the moment na hindi pa namin na i-confess, in thoughts, in deeds, and words, we humble down ourselves to you and confess them. So as not to put hindrance sa pakikinig sa inyong salita, Lord God, would you please cleanse us and help us, give us wisdom and discernment to understand your word. And Holy Spirit, we pray for your grace, strength, and courage na may apply namin sa pang-araw-araw naming buhay, Lord God. Father, ang dalangin po namin, mataas ang iyong pangalan, to glorify you, Lord, and to draw them closer to you. Lord, this we pray in Jesus' name. Amen. Okay. So, bago ang lahat, let me bring you to the structure of our lesson today. Una, we will be defining what biblical friendship is. Second, bakit natin kailangan ng biblical friendship? Tapos pangatlo ay paano tayo magiging women of grace in biblical friendship? Kasi alam naman natin, lahat tayo sa konteksto natin ngayon, we all have friends, different kinds of friends, pero yung friendship po na yan, may leveling din po yan. Meron kasing acquaintance ka lang, association. Meron naman, kaya ka fini-friendship, bebentahan ka. Uso yan, bebentahan ka. Wala naman, di naman masama po yun. Pero ang context ng biblical friendship na pag-uusapan po natin ngayon is one of intimacy. Yung nasasabi mo yung sa loobin mo kasi nagtitiwala ka sa kanya. At alam mo naman, hindi ka ilalaglag. Yung ganun ba? Tapos, also, you can ask counsel, guidance from that person. Tapos, you know that person can be an encouragement to you and can pray for you. So, that is our context of biblical friendship. Okay? So, without further ado, we now go to the definition of biblical friendship. Oh, by the way, I forgot. Ang objective pala ng ating aralin ngayon is, after this lesson, ma-assess po natin yung level of friendship that we have at the moment. Okay?
Second, how deep and well have we applied the principles or the traits, the character traits that we will be discussing doon sa present friendship na meron po tayo? No? Ngayon, kung nakita naman natin we lack these traits, then we need to humble down. Admit, be honest, and accept na, ay Lord, nagkulang pala ako dito. Diba? So, pag-pray natin sa Panginoon na ma-develop at ma-cultivate yung trait na yan sa atin. Bakit po natin kailangan gawin yan? Bukod sa sayang lang yung pag-aaralan natin ito, no? So, kailangan natin gawin yan kasi in doing so, we grow in Christ-likeness. Kasi yun naman ang aim ni Lord sa bawat isa sa atin. When He created us, it's to become Christ-like. Actually, hindi naman para yumaman, para maging matalino, para maging edukado, di ba? Hindi. Ang main purpose of God creating us is to be Christ-like. And second is to develop spiritual maturity, of course. Kasama na yun sa Christ-likeness. Plus, we want to show the world that yung friendship na meron tayo at the present, the biblical friendship that we have, it makes us different from the friendship the world offers today. Kasi alam naman natin yung definition of friendship sa world. Iba yan eh. Diba? Ang friendship sa world, kaya ka lang ife-friend yan, may pakinabang ka sa akin. Pag wala na, iwanan na kita. Ganun naman lagi ang mundo eh. So hindi dapat tayo ganun. Hindi po yun yung konteksto natin. We want to show the world that we're different. And we are different because we want to bring light to a dark world that we live in right now. So, alam niyo naman, maraming chaos ngayon, maraming nagdumadaan sa mga mental health problems, anxieties, depression, at kung ano-ano pa, may mga pinagdadaanan. And I'm sure at present, I know, if not most of you, some of you may pinagdadaanan. Kanina lang may nagkwento nga, may pinagdadaanan, nakakaawa naman talaga. So talagang mahalaga yung biblical friendship. So let's be a light to a dark world because we want to glorify God and lead them to Jesus. So yun yung objective natin. Okay? So we'll now go to the definition of... Somebody... Ay, ito ko, sorry, hindi ko pa pala na-on. Comedy. Ayan. Ay! Ano ba yan? Ay! Baliktad! Sandali! Comedy talaga, comedy. Ako sanay kasi dito sa mga clicker na to. Ayan. So, nakikita nyo? Okay. Can someone read the definition of biblical friendship? Sister Lisa? Oo, pwedeng pakibasa mo. Okay, yan ang magandang definition. But of course, when you research it, baka naman meron kayong maidadagdag. So for sa research ko, that's the what I came up with. So it's someone you share a bond with. Connectado ka dun sa person na yon. Meron kayong connection sa isa't isa. Tapos meron kayong common beliefs and values na parehas ka sa inyong dalawa. Tapos, of course, you trust the person and you enjoy being around that person. But higit sa lahat, the foundation of biblical friendship is because you share a devotion to the gospel of the Lord Jesus Christ. So, pareho po kayong Christian, pareho po kayong may relationship kay Lord Jesus. And ang context din nito, pareho kayong intimate sa ating Panginoon Jesus. Okay? So, why do I say this? Because what the love that we receive from Christ, yun din naman po ang ibibigay natin eh. Extend when we have friends. We run to the source. The source is Jesus Christ, whom we have a relationship with. So if you're not intimate with God,
I doubt if you can release the same love that God offers to us to the other person. So it's very important, mahalaga, the foundation of every biblical friendship is our deep relationship or intimacy with God. Second is, aside from it's the key, it's the foundation, it's the source, it's also the commandment of God na to love one another. I think I heard Sister Raina read John 13, chapter 34 to 35. Sino may Bible? Pakibasa, napakaganda nun. Ano sinasabi dyan? Sa John 13, 34 to 35. Ayun. So, sis, pakibasa na lang dito na may mic para marinig lang lahat. Kasi aside we receiving the love of Jesus, that's why you can extend that love, meron, it's also a commandment from the Lord Jesus Christ to love one another. 34. Isang bagong utos ang ibinigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo kung paano ko kayo inibig. Gayon din naman ang mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Okay. So, di ba? Love others the way I have loved you. No, ni-level up ni Lord eh. The way I have loved you. So, Old Testament, love others the way you love yourself. That's in the Old Testament. Ni-level up ni Jesus Christ. Love others the way I loved you. Kung paano po tayo minahal ng ating Panginoon, yun din po yung the same love na ibibigay po natin sa kapwa natin. Kay lovable po siya o hindi. Yun po yung konteksto. So, mahirap talaga po, no? So, then next, why do we need biblical friendship? Since God created us for relationship, alam na alam niya, meron tayong need for human friendships or relationships. Okay? So, number one, bakit natin kailangan ang biblical friends for accountability purpose? Sabi sa Proverbs 27:6, faithful are the wounds of a friend, profuse are the kisses of an enemy. So, bakit accountability? Bakit accountability? Siyempre, hindi naman tayo perfect. Ginagamit din ni Lord yung friends in our life to teach us, to correct us, and to rebuke us. So, kailangan lahat po tayo in the context of friendship, kailangan po lahat po tayo ay teachable. May teachable heart. Kasi isipin lagi natin, hindi po tayo laging tama. Kahit napakagaling mo pa, kahit may posisyon ka pa sa church, kahit napakasipag mo pa, hindi naman po yun ang labanan ni. Ang ano, hindi naman, bottom line, hindi pa rin po tayo perfect. So we need friends for accountability. Someone who would, God would use to correct or rebuke us. Okay? Number two. Okay, why do we need friends? Because we need advice from time to time. Diba? Ang sabi sa Proverbs 27:9, oil and perfume make the heart glad and the sweetness of a friend comes from his earnest counsel. So, I'm sure, kayo, lumalapit kayo dun sa mga friendships niyo. Uy, friend! Tulungan mo naman ako eh. Ano sa tingin mo? Tama kaya itong gagawin ko? Yan. Tapos sila din naman, magtatanong din sa'yo. Oh, ano, Sister Babette, sa tingin mo, tama ba ito? So we need friends for advice. Godly advice, okay? Next. Number three, for support. So, two are better than one because they have a good reward for their toil.
And if they fall, one will lift up his fellow, but woe to him who is alone when he falls and has not another to lift him up. Of course, we need friends for support, di ba? From time to time, yung mga pinapagawa sa atin ni Lord, bawat isa, we are called to do a task, pwede sa family mo, sa community, sa church, sa trabaho. Sometimes, pinapakita ni Lord sa'yo, you cannot do it all. You need someone. Kasi God created us for interdependency, not independence. Kaya nga, no man is an island eh. Hindi pwedeng ikaw lang ang bida dyan sa ministry, ikaw lang yun, ikaw lang nagpapatakbo. Hindi, you need support. Kasi, let's be honest, hindi natin kayang patakbuhin ano man yung katawagan sa atin ng Panginoon on our own. We need others. Okay? And that's humility. When you ask help, actually, humility yun eh. Pagka ako, sabi ko, di ko kaya sis, patulong naman. Kasi, maging honest lang tayo, hindi naman yun a sign of weakness eh. It's a sign of humility when you ask for help. Okay? Next, number 4, we need friends for inspiration. So, sabi dun sa Proverbs 27:17, iron sharpens iron and one man sharpens another. So, yung ano bang inspiration na sinasabi dito, ito yung tao, kaya friends kayong dalawa, yung taong yun always wants the best para sa'yo. Gusto niya laging you are on top of everything. Gusto niya lagi na you are the person God called you to be. Siya yung taong yon. Siya yung hindi kanya i-down. Gusto niya lagi nagle-level up ka. Ni-inspire kanya mag-level up, lalo na in becoming close to God. Okay? So, look for this kind of friends. Number 5, joy. Ayan. Proverbs 17:22. A joyful heart. Kaya yan si joy friend ko yan eh. Oh, a joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. So, di ba meron kayong friend, pagkasama niyo ba, full of laughter? Di ba? That na may times na malungkot ka, down ka, tapos pagka, huy, joy, alik ka nga, magkita nga tayong dalawa, magkapi-kapi tayo. Tapos this person, you know, lifts up your spirit, nagiging masaya ka, pinapatawa ka niya, di ba? Nagiging masaya ka, di ba? Sabi ni Tiyos, tinuturo ako, malakas daw kasi ako magpatawa at malakas tumawa. Okay, so, number 6. Okay, we need friends for community. Sabi dyan sa Proverbs 17:17, a friend loves at all times. And a brother is born for adversity. Ano ba yung community na yan? Yun yung kanina ko sinasabi na no man is an island. God did not create each and every one of us na ano ka, yung magkulong ka lang sa kwarto, ayaw mo makipag-fellowship, ayaw mo makipag-socialize. Hindi pwede yun eh. Hindi po yun ang design ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Ang design niya is for community. Bakit? Kasi meron ka rin maitutulong dun sa kapwa mo. Huwag mong iisipin na hindi ka makakatulong din sa kanila. At sila din naman makakatulong din sa'yo in one way or another. Gagamitin kasi sila ng Panginoon eh. Sometimes hindi natin alam, but in the background, God uses really people to work in our lives. Para, ay, katulad ni Nanay, natutuwa ako nandito sa wow. Oo. Okay? So, the last one, batayaw. The last one is, we need friends for encouragement. Yeah. So, Hebrews 10:24-25, and let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together,
as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. God uses friends. Of course, aside from the Holy Spirit, who is the source of our encouragement, God also uses friends to encourage us. To encourage us. So guys, kung kaya natin kailangan ng mga biblical friends, godly friends, kung meron kayong nakikitang gantong tao, naku, dikitan mo na yan. Ano, you ask that person to be a friend to you. Because friends are also a blessing from God sa bawat isa sa atin. Okay? Now, we will now go to the example. There are examples in the Bible of biblical friendships like the one of Paul and Timothy, Ruth and Naomi. If you know the story, I'm sure you're familiar. Elijah and Elisha. But the most famous of all is in Scripture is that of Lainyo. What is the most famous in Scripture? David and Jonathan. Yan, David and Jonathan. That's the best. Now, but of course, nothing beats our friendship with the Lord Jesus Christ. Ah, kasi siya yung pinaka-foundation. That's why we can have friendship with others. So, yan yung magiging example natin ngayon. Yung kay David and Jonathan. So, but first, we will be discussing, let me see the verse first. Ano yung verse yung kay Jonathan? Ayan. Kaya lang ang diit, di ko mabasa. 1 Samuel 18:1 to 5. Okay, let me read for you. As soon as he had finished speaking to Saul, the soul of Jonathan was knit to the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul. And Saul took him that day and would not let him return to his father's house. Then Jonathan made a covenant with David because he loved him as his own soul. And Jonathan stripped himself of the robe that was on him and gave it to David and his armor and even the sword and his bow and his belt. And David went out and was successful wherever Saul sent him. So that Saul set him over the men of war. And this was good in the sight of all the people and also in the sight of Saul's servants. So, we will now get the marks of how we can be women of grace in biblical friendship from the story, the model and example and friendship of David and Jonathan. So, upon reading this verse, number one, what is one mark na masasabi mong they are of biblically friends? Number one, meron silang intentionality. They are intentional. What do I mean by being intentional? They were intentional in loving one another. No matter what the circumstances was, kasi during that time, may issue kay David eh. Diba ayaw nung father ni Jonathan, si Saul, kay David, pinapapatay siya. So, pero Jonathan stuck it out with him. So, dito makikita mo, dalawa sila, they were intentional in loving one another. Not own, kasi ang intentionality sa friendship, hindi lang ka nagbibigay ng oras, effort, pero devoted and dedicated ka dun sa tao. Katulad nung kay Jonathan at David. Ganun sila. In fact, yung pinaka-testament dun sa devotion nila at dedication, yung they made a covenant with each other. Meron silang covenant. Pero sa konteksto natin, ang ibig lang sabihin nito, walang iwanan. Di ba? Pagka dumating yung problema, parang may natawa doon ah. Ay, Sister Jinky. Sa context na pag yung kasama mo naman nalugmok, o kaya nagkasala, nagkamali,
naman nating iwanan sa ere. Let's not abandon. So, ganun po yun. Di po tayo dapat nag-iiwanan. Kasi tayo naman di iniwanan ni Jesus Christ eh. Diba? Ilang beses kaya tayo nagkakasala? Diba? So many times, but God has been forgiving us. He stuck it out with us from the past, present, and future. So, God expects the same from all of us in being intentional in loving one another. Another character trait ni na David at Jonathan, makikita natin, they are sacrificial. Sa friendship, kailangan yan, sacrificial. Hindi pwedeng puro ikaw-ikaw na lang, ikaw na lang pagbibigyan ng ikaw pagbibigyan. Tapos ikaw, di ka naman marunong magbigay. Hindi pwede yon. So, both of them were actually rivals to the throne. Kung tutusin, pwede silang they could hate each other, you know, envy each other, become jealous of each other, si Jonathan at si David. Pero hindi nila ginawa yun eh. Hindi nila ginawa yun. What makes them sacrificial is the fact that Jonathan was humble enough to admit and accept na si David, na kaibigan niya, siya yung pinili talaga ni God na maging next king. Hindi siya. So he let go of his ego, tinanggap niya wholeheartedly mula sa puso, at natutuwa siya na kahit pa umangat si David mahigit sa kanya, okay lang yun. Walang problema sa kanya, walang issue. Wala siyang kahangap-hangap sa buhay. Yun yung magandang friendship. Wala kang kahangap-hangap sa buhay kahit lagpasan ka ng isang tao. Okay? So, si Jonathan, happy siya. Mag-rise and shine si David. Happy siya. Inalis niya yung mga envy, jealousy sa heart niya because ang sacrificial friendship, you want them to be better even at your own expense. And you really don't mind. Okay? Oh, number three, another trait, makikita natin kay Jonathan, kay David. Number three, defender siya. Ayan, ito na maganda. So, alam naman natin yung story na si Saul, gusto niyang patayin si David. Pero ano ang sinabi ni Jonathan sa tatay niya, kay King Saul? Ano ang sinabi niya pagtatanggol kay David? Sige nga, pakibasa nga sa 1 Samuel 19:4-6. 1 Samuel 19:4-6. Sino na? Sister Lisa, can you read it? Ano ang sagot ni Jonathan sa tatay niya sa pagtatanggol niya sa kay David? Ano ang sinagot niya? Ano po ulit yung chapter? Chapter 19:4-6. Thus Jonathan spoke well of David to Saul, his father, and said to him, "Let not the king sin against his servant, against David, because he has not sinned against you, and because his works have been very good toward you." Verse 5, toward you well, and Jonathan, Verse 5, "For he took his life in his hands and killed the Philistine, and the Lord brought about a great deliverance for all Israel. You saw it and rejoiced. Why then will you sin against innocent blood to kill David without a cause?" So Saul heeded the voice of Jonathan, and Saul swore, "As the Lord lives, he shall not be killed." Okay, so bottom line, ang pinapakita ko lang dyan sa inyo, pinagtanggol ni Jonathan si David sa tatay niya. Kaya hindi natuloy na mapapatayin si David. So actually, two times yan na pinagtanggol niya. Ano yung reason natin dito? Bakit? Okay lang yan.
Okay, so ganito, sa konteksto natin ngayon, remember we're talking about the mark of being a woman of grace in biblical friendship. So, kailangan defender tayo dun sa mga friendships pala natin. Huwag po natin ilalaglag. Hello? Oh, sa konteksto ni David, ay ni Jonathan, walang kasalanan si David. Wala siyang kasalanan. But even though may kasalanan, sa konteksto natin, hindi rin dapat natin nilalaglag. Bakit? What's the reason behind? Again, the Lord Jesus Christ has forgiven us how many times? Diba seven? Sino naka-attend dito ng 70 times 7? O, ganun din yung gagawin natin. Huwag natin ilalaglag kasi malay mo naman. Let's give them the benefit of the doubt na baka may pinagdadaanan. Malay mo naman, one day magbago din naman siya. Although alam natin may mga pasaway tayong mga friendships talaga, hindi maiwasan yan eh. Pero that's another topic. Sa ngayon, ang context ko muna. Oo. Part 2 pa yun. Part mahabang diskusyon yan yun. Baka may issue ako dito. So, bakit natin sinasabi na kahit nagkamali siya, di dapat natin nilalaglag? Kasi, love covers a multitude of sin. Paandarin pa rin natin yung love. Paandarin pa rin natin yung love talaga. At paandarin natin yung loyalty natin dun sa friend natin. Kasi that is the loyalty between David and Jonathan. Yan yung covenant nila. Loyal sila sa isa't isa. Walang iwanan at walang laglagan. O yun ang tunay. Naku, pag nakakita kayo ng ganun, naku, napaka-bless po natin pagka ganun yung friendships natin. Walang iwanan at walang laglagan. Okay? So number 4, kailangan patient tayo. Ito na nga, papasok na. Sabihin na natin nagkamali yung friend mo. E di ayaw mo naman siya ilaglag sa iba. Kahit tinitira siya, di ayaw mo siya ilaglag. Pero dumadating din yung time sa'yo, nainis ka na din eh, kasi nagkakamali rin eh. Paulit-ulit din eh, di ba? I'm sure nakakaranas din kayo ng mga ganun. Ako actually, na-review ako ng Lord dito. Meron akong friend na ganyan eh. Nagsawa din ako, hindi ko na fina-follow up, hindi ko na nire-reach out, napagod ako. Kasi ang napakapasaway, patigas ng ulo. Alam mo, nung nagka-quiet time ako, tapos pinag-aralan ko to, naku, na-review ako ng Lord. Sabi sa akin, bakit? Ikaw ba? Hindi ka ba rin naging pasaway many times? Pero pinagpasensyahan kita. Diba? I was patient with you. So if I was patient with you, you should be patient with them. Oo nga, no? Lord. Naku, siyempre, mag-repent tayo. Lord, sorry. Gusto ko na magbagong buhay. Malapit ka nang bumalik. Baka mawalan ako ng rewards. Yan ang pagandang pag-usapan dito, yung reward sa langit. Oo. So, siyempre, sisi naman ako, na-rebuke ako, na-correct ako dito, sabi ko, nga no. So, wala tayong karapatan maging impatient sa iba. Kasi, we must always remind ourselves, Jesus was so patient with us. Diba? And that is the fruit of the Spirit, patience. Guys, we will be rewarded by God in heaven. May reward po yan sa langit. At sa lupa, may reward din po yan. Kaya, cultivate that in your life, develop that. Kung meron kayong friends ngayon na pasaway, balikan mo na yan, reach out mo uli. Okay, number 5. Another character trait that we should exemplify in biblical friendship is we have to be forgiving people. Amen? So, kailangan, ito sakit ng church to eh. Sakit natin to eh. Hindi tayo nagpapatawad. Diba?
Nandiyan yung mga resentment. Minsan nga, makita mo lang pagmumukha niya, ayaw mo na. Diba? May ganun eh, may ganun. Naku, ayoko makita to. Naiinis ako dito, sa totoo lang. Eh di, kaya ha, di plastic mo. Diba? So, but this is true. This is true. Alam niyo bakit tinuturo sa atin ni Lord to? Kasi alam niya ang kahinaan ng bawat isa. Alam niya ang kahinaan natin. Galingan niya eh. Alam na alam niya, problema ang pagpapatawad sa atin. Alam niya yon. Kaya nga, in friendships, when the person errs or, you know, hurts you, betrays you. Diba? Many times, sinaktan ka, nireject ka, patawarin mo yung tao. Alam mo bakit natin kailangan magpatawad? Anong sabi sa Matthew 6:13, pakibasa. Naku, napakahalaga magpatawad po tayo, mga kapatid. If we do not forgive others, anong sabi dyan? The Father will not also forgive us. And if our sins are not forgiven, then our prayers will be hindered. Mabablock po yung mga prayer requests natin at yung mga blessings ng gusto ng Panginoon sa atin, sa bawat isa sa atin. It will block the blessings that God will allow in our life. So we really need to forgive. If this is an issue in your heart today, God is speaking to you right now. We have to forgive. Sabi pa nga ng Panginoon, ilang beses? Di ba tinanong ni Peter yun, Lord, ilang beses ba dapat magpatawad? Di ba? 70 times 7. So pag minultiply mo, ilan yun? 390 ba yun? 490. Ha? 490. Ah, 490. Sorry, mali ang mat ko. Mali. So regardless, the context of God saying that, it means lifetime na po ang pagpapatawad for life. Whether we like it or not, ngayon pa lang po i-practice na po natin magpatawad. Kasi yung unforgiveness, nagsisimula yan sa mga resentment, bitterness, yan. Huwag nyo ngayon magtagal yan. Kasi nino-nurture nyo eh. Pag ni-nurture niyan, you are allowing the devil to take a foothold in your heart at gagamitin niya yan sa'yo para lalo kang bumagsak sa Christian life mo. So, pag problema yan, i-deal mo na kagad yan. Para nyo ng awa. Totoo yan. God will not forgive us also if we do not forgive others. And the last one, character trait, is prayer. Kailangan po pinagpe-pray natin ang bawat isa. Yung mga friendships natin, pag-pray po natin sila. Minsan, may mga pinagdadaanan po sila. Minsan, maging sensitive naman tayo. Diba? Huwag naman puro naman family, ni mga pagpuro sa'yo, pagpe-pray mo, kamag-anak. Medyo extend mo naman sa ibang tao yung mga friendships mo na ibang tao. Pati sa church, diba? So let's pray for them. Let's pray for one another. By inference, Jonathan and David prayed for each other. Alam niyo why is it important that you pray for the other person? Because it helps you remove the resentment and bitterness and unforgiveness that you have in your heart for that person. Nakakatulong po siya when you pray for that person. Kasi pinalalambot ni Lord yung puso mo eh. Siyempre, pinapakita niya sa iyo, "Uy, anak, mali yung ginagawa mo, nagkakasala ka. Paano kita i-bless? Paano kita papatawarin?" So, kailangan, i-deal natin yung problemang yan. So, siya naman, sige, oo nga, Lord, totoo. You know, there was also a point in my life, there was a person that I could not also forgive for how many years. I'll be honest, totoo yan. Oh, dinila ko ni Lord dyan.
Talaga, hanggang sa napalo na ako, na-discipline na ako. Hindi ko na ikikwento ko nung discipline na tanggap ko, pero talaga, totoo yan. Kailangan po natin magpatawad. So, isa pa, it not when you pray for one another, it also removes the envy and jealousy na meron ka sa kapwa mo. Hello? Napakahalaga talaga ng prayer. Napakahalaga po. So, talagang yan ang ginagamit talaga ng Panginoon, you know, para ayusin yung character natin eh. So, we will become Christ-like. So, eto na yung ano, pinaka-summary niya. Ay? Yun. So, ayan yung mga anim na character traits na kailangan natin sa biblical friendship. Saan tayo magiging intentional? In loving one another. Magiging sacrificial dapat tayo. Magiging defender dapat tayo. Let's also be patient with them, pray for them, and forgive. So in conclusion, true biblical friendships lead you closer to God. And it will help you become the person that God has called you to be. In fact, biblical friendship is by nature covenantal, just like David and Jonathan. So dapat may covenant kayo isa-isa. Uya, this, walang iwanan. Oo, walang laglagan. Oh, yan. Yan ang mga ano. Pag may friends kayong ganyan, naku, napakapalad po natin. Mahalin nyo na yan. Mahalin nyo na yan. Alagaan nyo na yan. Oo. So, but again, as we grow in our intimacy with the Lord Jesus Christ, kasi ito yung foundation, ito po yung susi, ito yung source of power para magawa natin yung mga, ano, para magkaroon tayo ng mga character traits na yan. We have to be intimate with Jesus, who is our best friend. Diba? Siya kasi yung mag-grow ng mga character traits na to. Pero provided, you also have to admit to God na kulang ka nito. And I'm sure all of us, lahat ng mga ako, kulang ako lahat dyan. Yun nga lang, patience, palpak na ako eh. Oo, totoo yan. Patience. Kasi minsan ako, naano rin ako eh, napipikon din. Di ako magpapakita dun sa taong yun. Ayaw kong kausapin. Kaya Joy, alam mo na, 1 month tayo di nag-usap. Okay. So, we need all of this to be women of grace in biblical friendships. Okay, let's now bow our heads in prayer. Prayer time. Hallelujah, Father God. Help us to be willing and able to love each other by growing in all these character traits that we have studied today. May the people around us see Christ in us as they find the answer to their loneliness in the love and affection and unity of the church community. In Jesus' mighty name, amen. So, for our reflective question for today, eh sabi kasi ni Lady, may groupings daw eh. Sabi kasi ni Lady, may groupings daw eh. Ako okay lang, ako nasunod lang sa ministry eh. Masunurin ako. So ito yung dalawang reflective questions for today. Upon our study, with regards to David and Jonathan, yung character traits na yon, how would you rate your level of friendship at the moment? Meron ko bang ganyang friend? O hindi, wala ka pa sa level na yon? Wala pa. Wala ka pang friends na ganyan. Ako naman, meron naman ako. Kaya I'm also blessed to have friends like that, and I want to be around them, and we see each other, at kung saan sa kami nagpupunta, left and right. So, number two, how well are you applying the marks of being a woman of grace in biblical friendship? Sa tingin mo ba, perfect ka ba dun sa anim na yun? Ako kasi hindi eh.
parang 50% lang ako eh, bawat isa. Bagsak ako. Sister Jinky, kahiyahiya, pero bagsak ako. Oo. So, ayun po yung ating magiging, ano natin, discussion for today. So, I now give the floor to Violeta. Thank you for the wonderful message, no? So, let's love one another. Let's choose our friends. Biblical friendship, no? So now, kailangan natin maghiwa-hiwalay. Kasi, syempre kayo-kayo na dyan. Tama ba? We will have 1, 2, 3, 4, 5, no? Count tayo ng 1, 2, 3, 4, 5.